Okay, magandang gabi. Gabi, gagabi na kasi dito sa bahay. Ito ay episode 12, okay? Ang ituturo ko, isi-share ko naman sa inyo ay kung paano mag-track by track dito sa board ng dito mismo sa mixer na to ng Zoom L12 o Live Track 12. Okay, so hindi na tayong papaligoy-ligoy. Okay, so simulan na natin. Alright, so ito ang gagawin natin gitara, J-Crop. Yan, J-Crop yan, na Tele-1. Yan, baka naman, J-Crop. So dito tayo magsisimula, itong track na to. Okay, so bago magsimula, syempre di ba mag-create ka ng folder. So panoorin nyo na lang dun sa ano kung paano mag-create ng folder. Okay, kung paano mag-create ng folder dun sa aking playlist. Oh, marami doon, may matututunan kayo kung paano din gamitin itong mga to, kung para saan itong hi-C, kung para saan itong pad, kung paano para saan itong compressor, yan, mga yan, kung paano magtimpla. Okay, so recording na lang ang pag-uusapan natin dito, at kung paano mag-create ng ano, nandun din yon ng metronome. So ngayon, maririnig nyo dito, meron itong count, naglagay lang ako ng count, okay, pero hindi metronome, para mabilis na lang tayo, okay. Hindi na ako magsiset pa ng metronome. So, ito. Bakit dito ako maglalagay sa track 2? Nasa vlog ko din yan kung bakit. Okay, so bago ang lahat, syempre, i-set mo muna yung volume, yung tamang volume. Sa pagsiset ng tamang volume, dapat nasa 0, between 0 dB lang and positive 5. Okay, huwag lalampas doon. So, yan. Pag ganyan, so, malakas niyan. So, babaan mo lang. Hanggang ma-reach mo lang yung napumpalo lang sa 0 dB. Yan, pag ganyan, okay na yan. Okay? Naka-engage yung ano ko, engage yung hi-C ko. Pag hindi ko in-engage yan, yan, malakas yan, malakas ang wave yan. Kaya, ganyan na lang. Anyway, kahit na mahindi, directa naman ako, pero pinakita ko lang sa inyo pagkakaiba. Okay, so yan. Pag naset na natin yung gain, pwede na nating volume-an. Ayan. Okay? Okay, yan. So, okay na. So, pwede na tayong magsimula. Sa una, ang gagawin lang natin ay pipindutin lang natin ito muna ng record. Wait lang. Nasa menu pala ako. Okay, kailangan wala kayo sa menu. Dapat nandun na kayo sa project. Pindutin nyo yung record. Red. Red yan kapag ka, ano, red lang yan, hindi siya magiging green. Magiging green lang yan pag may laman na. Sa una, pag walang laman yan, red lang po yan. And then, ito, itong record. And then, play. Okay, tandaan. Naglagay ako ng count dyan, ng 3. 3 counts siguro. Ang nilagay ko, 4 counts. Yan. Para may count lang na sasabayan na pag magsisimula. Okay? Simulan natin. Alright, pagtapos na, i-stop nyo lang, click nyo lang yan, and then, ilagay mo lang to sa green. Di ba kanina hindi nag-green yan, tayo mo ngayon, green na, pwede na, kasi may laman na siya. Ngayon, to rewind, pwedeng ito, o kaya isang pindot lang. Okay, o then play natin. Ito na yung volume niya, o. Ayan, ito na yun. Kapag titimplayin nyo lang, select nyo lang to, kasi itong nakikita nyo itong blue to, ito ibig sabihin pwede nyo ng
applyan ng timpla yan. Halimbawa, select. Ito yung timpla ko, yung pilit ko. Default na yan kasi nasa studio to eh. Okay, nakuha nyo. Yan na yung default na timpla ko. Pwede nyo baguhin yan. Ikutin nyo lang ito. At ngayon, nasa kumpang gitara naman yan. Nag-gets nyo? Ganun. Pag ito naman, ibang track, ganun lang. O, iba yung timpla na mga yan. May mga default na para sa akin yung timpla. Ginagamit natin sa studio yan. Okay na yan. So, stop natin. Rewind natin ulit. Isang pindot lang. Pag mag-record na tayo sa track 2, ito ang tatandaan nyo mabuti. Una, ilipat natin ito dito. Iset muna natin yung gain natin. Yan, tama lang yung volume niya. So, okay na yan. Between 0 and positive 5 lang, dapat ganun lang. Volume na natin. Yan. Okay? Okay yan. So, bago kayo mag-start dyan, kailangan, guys, pindutan nyo itong record. Pula lang yan, walang green yan kasi wala pang laman yan. O red lang yan. So, pipindutin nyo itong overdub. Basta sa pangalawang track, mag-start siya sa pangalawang track hanggang matapos, kailangan laging may overdub. Kasi ibig sabihin niya, para magpatog na siya. Okay, and then pindut yung record. And then, play. O, simulan na natin. Tingnan nyo, nandito lalabas yung gitara. Pag-find ko, ah. Basta natin ang konti. Ulit. Kamali ako. O, pagka nagkamali ka, halimbawa ganun, yung example na mali, stop mo lang yon, tapos i-rewind mo lang, i-back mo lang. Doon ka lang uli magpapatong. Okay. Record ulit, and then play. Pag natapos, tanggalin din ang overdub. I-green na natin to. Yan, green na siya. May laman eh. Also, i-play natin. Back. Play. So ngayon, syempre, ang susunod, dito na tayo sa bass. Okay. So, bass naman, lilipat natin itong record. Yan, pula lang talaga siya kasi walang laman eh. And then, pipindutin natin ang overdub, and then record. Rewind muna natin, syempre. Mali. Kailangan mauna muna po yung rewind. Okay. Rewind, overdub, record. Okay, wait lang, kunin ko lang yung bass. So, ito yung bass na gagamitin natin, J-Crop din, yung just type nila. Okay, so lagay lang natin sa bass. Okay. Yan natin yung volume.
medyo malakas, hinaan natin sa game. Kailangan nakaset tayo ng game. Okay na. Pagka nakuha na natin, okay na yan. Tama na yan. Okay. Okay, simulan na natin. Record. Begin. Alright, so pagtapos, tanggalin natin to, gawin na natin itong green, gawin natin, pakinggan natin. Yeah, pwede natin i-mix na. Ito yung templa ng ano ko, ng bass ko. Pwede ko lagyan to ng ano delay. Alright, diba? So, ganun lang. So, ayun na lang natin, nagugula ako sa delay. Okay, so yun. So, ganun lang kadali mag-record sa Zoom Live Track, L8, L12, at L20. So, ngayon, syempre, pag tapos na yan, na-mix nyo na, kung paano mag-mix, editing dito, mag-mix, meron sa playlist, tingnan nyo na lang sa playlist ng video. So, ngayon, kailangan natin isang track na lang, kumbaga, para ma-play natin, parang isang buong MP3, ganun. Wow. So, ito na yung parang rendering. So, kaya napansin nyo to, meron tong record. Ibig sabihin, kailangan yung i-record yung minix nyo. Okay? So, paano gawin yan? So, ganun din, para lang kayo nag-overdubbing, nag-track by track. So, ipipindutin nyo muna to. Dapat to, nakagreen ang lahat. And then, overdub. I-back nyo muna. Wait. Back nyo muna, simulan nyo muna. Kailangan nyo i-play mula from the top hanggang matapos. So, i-record nyo, kumbaga. Overdub, click, record, and then start. Okay, gagawin na natin para mag-isang track na lang. I-record natin siya sa master. So, ganun dito, no? Parang rendering. Yan. Pag natapos na, stop, and then tanggalin overdub, tingnan nyo to, guys. Magiging green na rin yan. So, nawala na yung ilaw dito, ah, ulitin ko. Pag nandito, track by track, pag nandito, yung isang pindot ulit, master man lang yan. So, nakarecord na siya, ibig sabihin. O, diba, rewind natin, play. Ayan, nakarecord na, patay na to. Nagets nyo?
Ayan na yun. Tapos pagka gusto mo ibalik ulit sa truck, yung magalaw mo ulit, mapihit mo ulit, ayan na, lalabas na yung ilaw dito, di ba? Ito naman yung magpetay dyan. Pwede mo lang galawin ulit yan. Get nyo? Oh, so, para maganda, isave nyo yung preset ninyo. Nakita nyo itong scene? Okay, dapat, halimbawa, isave mo yung templang to. Ayan. Oh, sanay na lang. Hindi na siya nagbidling kasi puno na siya. May nakabank na. Para in case na ibaba ko man to, at nandito ako, nag-play ako dito. Ah, di ba yan? At ibabalik ko doon. Walang tunog yan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Hindi siya tumutunog kasi nakababa. Paano babalik yung dati ko? I-recall ko lang to. 9. Yan yung templa ko. Kita nyo yan? Yung umilaw na yan, yan yung templa. Yung mix ko na na-recall nito. Get nyo? So, okay na. So, na-record na natin. Let's say, na-record na natin. Nandito na. Bakit kailangan natin i-record? Kasi, eto yan, guys. Para pag nilagay na natin sa PC, kukunin na natin yung file na to. Isang track man lang siya. Meron siyang master. Okay, papakita ko sa inyo kung paano. Okay? Tabi ko lang to. Kung ano yung sinasabi ko. Para maunawaan nyo. Kasi yung folder niyan, eto ha. Oh, tanggalin ko lang, tapatayin ko lang. Okay guys, papatayin lang natin to. Yan, kunin ko tong cellphone. Para makuha nyo yung file, napakita ko. Nakita nyo yan, yung likod. Malino. Yan, igigit na natin siya para maging card reader. Magsisilbing card reader to, tapos lalabas siya dito. Wait lang, lalabas siya dito. Pag ino na natin. I-on ko to. Lalabas siya dito. Ayan guys, ayan na. Tapos, folder 1 yung makikita yan. Kung ano yung file name na yon. Halimbawa, ito yan. Wala yan, hindi yan. Hindi pa natin na-rename. Ito yon, master o, may master. Yan yon. Tandaan ko yung ano, hindi ko na-rename. 4-4 yung file name nun. Okay, so ayan. Kaya maganda, i-rename muna natin para makita natin na nakatitle siya nakaganito. Diyan, ayan, oh, kita mo. Mabu, ganyan. So, ayan. Ito yung master. Yan na yung nirecord natin. Kung wala tayong nirender kanina, wala tayong nirecord sa master. Ito lang po makikita nyo. 1, 2, 3. Eh, bass lang to. Pag ito kunin mo. Ito, rhythm lang at ito yung lead. So, isang ito, itong master na to, isang buo na po yan. So, ikaka-copy mo na lang yan. And then, ipipaste mo. Tapos, i-rename mo na lang siya. Kung anong record yun na yan. Ito kasi mabuhay po yan. Yung song po pala, ay hiram lang natin. Yan po ay sa River Maya, sa album na Atomic Bomb. Paborito ko po kasi yan. Yan, rename na mabuhay to. Kasi meron na ako na unang, may isa pang file na yan. So yan, mabuhay. And then, pwede mo na siyang i-convert into MP3 kung may converter ka. So ganun, no? Naintindihan nyo na guys. So hoping na nakakuha nyo, no? May natutunan kayo sa akin. Mabilisan lang yan. Kung paano mag-record ng track by track dito. Ganun din yun, pag magmamike ka na, ganun din yun. Ililipat mo lang, ilalagay mo lang sa susunod na tracks, kung saan tracks yung gusto. Okay? So, open tayo for collab kung meron kayong gustong pa-review na item. O sige, tatanggapin natin, aralin natin yan. Masaya po tayong mabigyan ng pagkakataon ng mga ganyan. At kung sa mga nagko-comment, gusto nyo may gusto pa kayo malaman regarding dito, basta alam ko, sagutin ko po yan. Okay? Ito ang episode 12. Track by track, how to track by track sa live track 12. Okay? Abangin yung susunod kong vlog regarding ito. Back on.